ang Santo Papa. Kahit papat sa ulan at malamig na hangin, hindi nagpatinag ang ating mga kababayan. Pero tila hindi talaga nakisama ang panahon. The problem is, è stato progettato questo che alle 5 l'aereo tornava a Manila, ma c'è un tifone di secondo grado che gira e i piloti dell'aereo ci hanno detto che dobbiamo uscire a luna. Napagang kanyang flight papalik sa Manila. Imbes na alas 5:30 gano'ng nakalagay sa itinerary. Alam mo na ng hapon babiyahe ang aeroplano. Kaya pinaigili na ang kanyang mga aktibidad sa palong. I ask you for two things, please. First, pray for me. Second, be quiet. Pero kahit may sila ang oras niya sa lipid, naiwan niya roon ang mensahe ng pagmamahal, awa at malasakit. Pag-inapit sa mga para sa mga sila, labis na nangamailangan ito at sa mga pangkaraniwang tao. Dinala na sa Metro Manila ang labi ni Cristel May Pagasa sa volunteer na nasa way matapos mawagsakan ang scaffolding matapos ang misa ni Pope Francis sa Patrocal City noong Sabado. Nakipagkita si Pope Francis sa ama ni Cristel May na tapaklaraw ang sinabi ng kanyang anak. May report si Sherry Atores. Sa pagkikipagkita nito ni Pope Francis sa ama ng isang youth volunteer na si Cristel May Pagasas, hindi raw alam ng Santo Papa kung paano aaluhin ang dagdami ng isang magulang na nawala na anak. Namatay si Cristel matapos na pagsakan ng scaffolding dahil sa malakas na hangin matapos ang misa sa Tacloban Airport. Kwento ni Luis Antonio Cardinal Tambili na kasama noon ni Pope Francis, ipinadama na lang ng Santo Papa na darating siya para sa ama ni Cristel. Ilang beses sinulipan ng Santo Papa ang mga larawan ng dalaga na binitbit ng kanyang ama. Hinagdugan din niya na rosaryo ang ama at ibuhin ni Cristel at bago sila umalis ay binaspasan ni Pope Francis. Pero mismo ang ama ni Cristel ang nagsabi, tanggap na niya ang nangyari at naniniwala siya hindi na makay para lang sa wala ang kanyang anak. Noong una, sa mga talagang loob ko, pero nakita ko ang anulit ako, ang anulit ko, pag malasakit nila, nawala. Ay pagkasalan niya, si Cristel May, araw-araw, doon, pagbalik niya, at saka pagkasal ko yung suwag ng sari daw. Sabi ko, anak ko, nagbuhay siyang buhay, hindi ko kalahin na may kapalit pala. At may kumuluhan ako pag tumatay na lang, oh, yakap na ko ipit. Tapos may binigay sa amin na regalo. Kasama sa binigay ng Santo Papa ang mga rosaryo na ito, ilalagay daw ni mga Pilipino sa ibabaw ng kabaon ni Cristel. Binigyan din siya ng dalawang commemorative memorabilia. Pasado ang stress ng hapon, lumapag sa Mindanao Air Base ang Silang Pilipinulan ang mga labi ni Cristel mula Tacloban. Bago dito, nagpilit na kandila ang mga kasamahan ni Cristel sa CRS kung saan siya napagsaka ng humong scaffolding. Sa Abril, bata ng Rosana si Cristel sa ina na nagtatrabaho sa Hong Kong. Plano na Rosana na iwan na ang pagiging volunteer worker ng Catholic Relief Services Philippines na nagdala sa kanya sa Tacloban para makasama na madalas ang pamilya. Pilipin ko po. Kaya naman kami na? Ito pa lang isang mga sumakay.